And finally, nakagawa na po tayo ng ating Facebook page. At syempre, ganun lang po kabilis yun. At dahil nakagawa na po tayo ng ating Facebook page, ay pwede na po tayo mag-post ng mga entertaining and informative videos. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan itaturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng isang Facebook page. Gamit lamang ang cellphone mo ay pwede ka nang gumawa ng Facebook page. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, madali at mabilis lang naman pong gumawa ng Facebook page gamit ang cellphone mo. Bukod nga po sa paggawa ng Facebook page, ay ituturo ko din sa iyo kung paano magparami ng followers. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay buksan po natin ang ating Facebook account. Para mapunta po tayo sa ating Facebook menu ay pindutin lang po natin yung tatlong line sa may gilid. At para makagawa po tayo ng Facebook page ay scroll down lang po natin at hanapin po natin yung pages. At syempre, pindutin lang po natin yan. And after po nyan ay makikita po natin yung mga Facebook page na nagawa po natin dati. At para makagawa po tayo ng bagong Facebook page ay pindutin lang po natin yung create na nasa taas. Ang kagandahan sa Facebook page ay pwede po natin ito magamit sa business, organization, or sa pagiging content creator po natin. At pindutin lang po natin yung get started na nasa baba. What's the name of your page? Actually, ito talaga yung pinaka-crucial and critical part ng Facebook page. Kailangan po kasi talagang pag-isipan ng maraming beses kung ano nga ba yung pangalan ng Facebook page mo. Ang simpleng may advice ko lang po sa'yo ay mag-isip ka ng pangalan ng Facebook page mo na madaling matandaan. So ayan, for example, makikita nyo po dyan na Steve TV yung nilagay ko dahil naka-base po yan sa pangalan ko. After po nating ma-finalize yung Facebook page name natin ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Ang next naman po ay ang paglalagay ng mga category kung saan nga ba nabibilang yung Facebook page na ginagawa po natin. As you can see, yung mga popular po na categories ay musician or band, health and beauty, or grocery store. At para po sa akin, ang naisipan kong category na ilagay po sa akin ay entertainment website. Kaya po entertainment website yung ilalagay ko po dito na category at napili ko po yon dahil mag-upload po ako dito ng mga nakakatuwang videos. Reminder lang po pala sa inyo na dito po sa categories ay pwede po kayong maglagay dyan up to 3 categories. At kapag okay na po at napag-isipan na po natin yung category ay pindutin lang po natin yung create na nasa baba. And finally, nakagawa na po tayo ng ating Facebook page. At syempre, ganun lang po kabilis yun. Bago po pala tayo mag-proceed ay may pagpipilian po dito kung ano nga ba yung goal natin sa ating Facebook page. Kung pampromote nga ba ng product or services or paggawa ng content. At syempre, paggawa ng content yung pipiliin ko. And after po nyan, ay pwede na po natin pagandahin or i-customize yung Facebook page po natin. Pwede po pala tayo maglagay dito ng cover photo and profile picture. Unahin muna natin dito yung profile picture, pindutin lang po natin yung camera na nasa profile picture natin. Dediretso po yan dito sa ating gallery at pwede na po natin piliin kung ano nga ba yung gusto natin na profile picture. Hintayin lang po natin yan and after po natin sa ating profile picture ay pwede na po tayo mag-upload ng ating cover photo. Ang simpleng advice and reminder ko lang po sa inyo ay just make sure na malino po yung profile picture nyo and cover photo. Pagkatapos po nating may upload ang ating profile picture at cover photo at kapag okay na po tayo dyan at na-finalize na po natin yan ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And after po nyan ay magpo-proceed na po tayo dito sa pag-build up ng ating page audience. Ang kagandahan lang talaga dito sa bagong create na Facebook page po natin ay pwede po tayong directly na mag-invite ng Facebook friends po natin. At kung nakikita nyo po ay may nakalagay po dyan na invite friends at pindutin lang po natin yan. At ngayon makikita po natin dito yung listahan ng mga Facebook friends natin na pwede po nating ma-invite para mag-like and follow sa Facebook page po natin. Pero dito mas maganda na piliin po natin at pindutin yung select all para hindi na po tayo mahirapan sa pag-invite. Mas marami po tayong mai-invite na Facebook friends natin ay mas malaki po yung chance na madagdagan po yung Facebook followers po natin. At kapag okay na ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Dito naman po sa favorites ay next lang po ulit natin. Dito naman po tayo sa stay informed about your page. Ang simpleng advice ko lang po sa inyo ay dapat naka-turn on po yung dalawang to. Kapag naka-enable or turn on po kasi yan ay mas maganda dahil makaka-receive po tayo ng notification mula kay Facebook. Kapag naka-turn on na po yung dalawang yan ay mas maganda dahil makaka-receive po tayo ng notification sa bagong update ni Facebook and also sa activities natin sa ating Facebook page.
At ngayon naman po ay bubuksan na po natin yung bagong gawa natin na Facebook page. So dito makikita nyo po yan na nakagawa na po tayo at successful po yung ginawa natin. Pindutin lang po natin yung tatlong line sa may gilid at may mababasa po tayo dito na Welcome to your new page. So okay na po at pindutin lang po natin yung start tour na nasa baba. At dito may nakalagay na madali na po tayo makakapag-switch between page po natin at Facebook profile po natin. And also magkakaroon tayo ng chance na makipag-socialize sa ibang tao. And lastly, magkakaroon po tayo ng professional dashboard. At syempre pag-uusapan po natin yan mamaya. At dito po sa menu ay pindutin lang po natin yung Facebook page po natin. At kung makikita nyo, dahil bagong gawa po yan ay 0 likes and 0 followers po muna yan. At dahil nakagawa na po tayo ng ating Facebook page, ay pwede na po tayo mag-post ng mga entertaining and informative videos. Pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa gilid. May nakalagay po dyan na view us at ganito po yung lalabas. Ibig sabihin, kapag may nag-visit po na ibang tao sa Facebook page mo, ay ganyan po yung nakikita nila. Kaya kung ako sa iyo, simulan mo nang gumawa ng mga videos and contents na makakatulong at makakapagpasaya ng ibang tao. So ayan, balik po muna tayo doon sa tatlong bilog sa gilid. Pindutin lang po natin dito yung edit action button. So for example, may lalabas po dyan na pwede silang mag-call, mag-email or mag-contact, depende po sa sinet mo na action button. So for example, kung ikaw ay gusto mo na content creator ka at the same time businessman ka, ay magagawa mo po yan dito. Mahalaga po yung action button, kaya kung ako sa'yo ay iset mo po ito na maayos. At ang tanong ng karamihan, pwede nga ba akong kumita sa Facebook page? Ang sagot po ay yes. Pwedeng-pwedeng kumita. At ngayon, pag-usapan naman natin yung professional dashboard. So dito makikita mo actually yung performance ng mga ginagawa mong contents and videos. Dahil bagong gawa po yung Facebook page natin ay nasa level 1 pa lang po yan, may level 2 and level 3 pa po yan. Kaya kung may Facebook page ka na at gusto mo itong pagkakitaan at maging content creator, ay umpisahan mo na agad mag-upload ng mga reels and long form videos. At dahil pinag-uusapan na po natin sa kung paano nga ba kumita gamit po yung Facebook page natin, ay umpisahan na po natin. I-click lang po natin dito yung monetization. Actually, lahat po ng tools na to ay malaking tulong para kumita po tayo. So dito meron pong stars, ads on reels, bonuses, live ads, in-stream ads, at subscription. So lahat po ng tools na yon ay may chance po tayo na kumita gamit po yon. Again, para magkaroon ka ng mga viewers na manonood ng mga videos mo, ay mas maganda na umpisahan mo to sa pag-invite ng mga friends mo. Mas marami ka pong may invite ay mas malaki yung chance na magkaroon ka ng maraming followers. At ganun lang po ka, simple at kabilis kung paano nga ba gumawa ng isang Facebook page. Kapag nakagawa ka na ng Facebook page mo, ay mas maganda na mag-focus ka na sa pag-grow nito. At ang tanong, paano nga ba mapaparami yung followers ng Facebook page mo? Number 1, invite your friends and family na i-like and follow yung Facebook page mo. Mas maganda po kasi na meron na agad magla-like and follow sa Facebook page mo, lalo na yung mga kaibigan mo at kapamilya mo. Number 2, ay just make sure lang po na mag-upload ka ng quality content. Kung ikaw ay nagbabalak na maging isang content creator, ay pwede ka mag-upload ng mga videos na may value. So pwede ka po mag-upload ng mga videos na informative and entertaining. At ganun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to, at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang maiwagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Yun na! Peace out! Like, comment, subscribe! Peace! One love!